Ayun, hello, what is up mga kamata? Welcome back sa panibago nating video, and in today's vlog, pag-uusapan nga natin tong Axie Infinity. So what is the impact of this sa SLP? At the same time, bakit nila nilabas to? No? So of course, ang tagal na natin hinintay to. So phase 3 na mga kamata, sinunod naman nila yung roadmap kung kailan nila ilalabas ng phase 3. And by the way mga kamata, no, bago yan, gusto ko lang sabihin sa inyo na you can help me out using my code kung bibili kayo ng Axie or any other NFT sa marketplace ng Axie Infinity. You can use my code down below mga kamata, so you can help me out to do more contents like this. So let's go na dito mga kamata. No, so yun nga, nag-post na Axie Infinity dito sa Twitter na this marks the transition into Origin Phase 3. So yung SLP natin, alam naman natin na magkakaroon na ng SLP sa V3 or yung Origin. Pero mawawala na yung Classic. So ayun, yung Phase 3 comes with a variety of important gameplay and economic updates. So make sure to review the article, okay? So ngayon, nire-review na natin. So eto na siya. 2 hours ago, it was posted, Origin Season 0 Phase 3 is here. And ito yung mga key points niyan mga kamata. Origin Season 0 is here. This marks the transition into Phase 3. So hindi na natin dapat pag-usapan yan kasi nga, ayan na, nandyan na yung SLP sa may V3. Hindi na kayo mahihirapan maglaro ng V3 kasi yung rewards nandyan na mismo sa Origin. So mawawala na yung SLP dun sa V2. That's just simple. SLP rewards have been added into Origin's ranked gameplay mode and completely removed from the Classic V2. Okay, so NFT runes and charms are here. This requires SLP and moon shards to craft and can be minted onto Ronin through the marketplace. Okay, so if you are getting this mga kamata, halimbawa meron kang runes and charms or moon shards, pwede mo siyang ma-mint. Parang Axie or parang NFT na minimint nyo sa OpenSea. Okay, so pwede nyo siyang ma-mint. Paano? Kapag meron siyang Ronin, okay, Ronin logo dun sa mismong, halimbawa, meron kang Moonshard, may Ronin logo siya na nakikita nyo dun, pwede nyo siyang ma-mint sa Ronin through Marketplace. Okay, so kapag halimbawa wala namang Ronin, ibig sabihin, or walang Ronin logo, ibig sabihin mga kamata, hindi nyo siya pwedeng i-mint. Yun, ganun lang kasimple. We've also adjusted leaderboard rewards, tweak the crafting, disenchanting system, made balancing changes, and more. So, ang dami. Maganda yung update nila. As we continue to improve the game and work towards Season 0 launch, all rewards, crafting costs, and balancing and other opponents of the game are subject to significant tuning and changes during Season 0. So, as you can see mga kamata, kung ngayon ka palang manonood ng Axie Infinity or ngayon ka palang mag-start sa Axie Infinity, it is the best day for you to start. Bakit? Kasi lahat ng players all over the world are starting now. So kung sa tingin mo na late ka na, hindi mga kamata, hindi ka na late kasi saktong-sakto yung dating mo. You can actually start now. You can actually buy Axie now para at least kahit papaano ay makasabay ka, okay? So hindi ka late. So kahit sobrang tagal na Axie Infinity, hindi ka na late kasi ngayon lang nag-transition yung Classic into V3. So kung mas gusto mo yung Origin at ngayon ka pala mag-i-start, do not worry kamata, no? Kasi kaka-start lang ng Origin na merong SLP. Tapos yung Moon Shards, huwag kang mag-alala, yung mga na-upgrade na Axie natin, mawawala yun. Lahat yun magre-reset back to zero. Huwag kang mag-alala, lahat yun reset back to zero. Okay? So if you are actually planning to buy Axie now, okay, your new Axie or yung bago mong pet, you can actually use my code down below dyan sa description para you can help me out to make more content like this out of Axie Infinity. Okay? So ito yung mga ano, yung key points niya, no? In-introduce ko na kanina, ito yan, yung may bullet point. Ngayon, ito naman yung sa visual. Introduce Smooth Love Potion, Balance Changes, Leaderboard Rewards, Crafting Changes, Disenchanting, Blockchain Runes and Charms. Yan yung may mga Ronin logo. Okay, Moon Shard and Reward Changes. Ito naman yung mga walang ano, logo. No? Matchmaking and Victory Star Change Sticker. Okay, yung emoticon. So, kung gusto nyo naman English, mas naiintindihan yung English, you can actually watch this. Okay, lalagay ko na lang yung description dyan sa baba. So, ayun lang naman mga kamata. Ito naman yung, ano, yung SRP Reward. Okay, papakita ko na lang dyan. Tapos ito naman yung AXS Reward. So, para i-breakdown nyo yan, isa-isahin nyo para hindi na magtagal yung video natin. Kayo na lang yung mismong magbasa niyan or itutukan niyo or pag-aralan niyo mabuti yung sinasabi dito ng Axie Infinity. So yun lang naman yung ano natin. Ang gusto ko lang din naman ipakita dito is ito ding Season 0 Disenchanting. Ito kapag common, 20 Moon Shard SLP kailangan ng dalawa. Okay, yun yung mabiburn na SLP. Moon Shards 10, SLP isa. And Moon Shards 5, kapag disenchanting when expired for 2 plus season, ito, disenchanting when expired for 1 plus season, disenchanting while functional. Okay, so I hope it is self-explanatory mga kamata. Sa Charm naman, ito, disenchanted while functional, ayan, hindi kailangan ng SLP kapag 6 na Moon Shard, ayan, so kapag 3,000 plus, 333 SLP. So as you can see, napakaraming SLP ang mababurn yan. So let's just wait for the computation ng mga magagaling about dun sa pagbaburn nitong mga SLP na to, and we can see the impact of it sa
price ng SLP, okay mga kamata? So nakafocus naman yung mga developers ngayon sa SLP, so do not worry. Ngayon naman punta tayo sa price ni SLP mga kamata. Na sa SLP now is jumping. As you can see, in technical analysis natin, we have a powerful resistance dito sa taas, yung yellow line mga kamata, na kailangan basagin ni SLP para magpampa siya into 30 cents, okay? And as you can see mga kamata, na we have seen bullish divergence right here, kaya nagpump si SLP. Pero, okay, malaking impact din yung fundamental analysis natin, which is yung update ngayon ni SLP, yung pag-transition na SLP sa V3, kaya nagpump din siya. So maraming investors yung pumasok, and at the same time, marami yung sa tingin nila magpapump sa SLP nito mga susunod na araw once burning mechanism is applied. Okay, so of course, hindi naman agad-agad yan na mababurn, okay? Of course, hindi naman agad-agad na may papasok ang investor dyan. So, magpapakiramdaman pa yung mga yan kaya hindi pa masyadong mataas yung pump ni SOP. So, ngayon, punta tayo sa AxieWorld.com. So, ang kagandahan dito mga kamata, napansin ko lang, since July, nag-start na tayo mag-burn, okay? Na not unlike nung ano, nung June, okay, yung mga nakaraang buwan natin na halos wala tayong makitang burn, okay? Ang taas ng minted natin. Mas mataas pa yung mint natin kaysa sa burn ng times 5. So, ngayon naman mga kamata, mas mataas halos yung burn natin kesa sa minted natin since nung lumabas yung breeding event. So ngayon, sumabay naman tong hype ng origin na nagkaroon na nga ng moon shard, ng burning mechanism, magkakaroon na nga ng SLP reward sa origin. So ayan, nakita niyo mga kamata yung impact. Okay? So ngayon, sabihin ko sa inyo mga kamata, abutin ba ng piso sa SLP? Yes, abutin ba ng 10 pesos? Yes, possible. Abutin ng 10 pesos. Possible ba ng 15, 20? Yes, possible. Anything can happen sa crypto market mga kamata. Kapag crypto market yung basehan natin mga kamata, anything can happen dyan. Whales can manipulate that. Pero ito, pinakang wise thoughts ko dito mga kamata. Kung halimbawa, pagtutunan lang natin ng pansin yung mismong fundamental ni ano ni Axie Infinity, kakayanin ba umabot ng piso? Siguro mahihirapan tayo, mga 50 cents, 80 cents, hirap pa tayong maabot yan. Once na mas maganda yung impact ni SLP, burning ng SLP sa Axie Infinity, magkakaroon ng investor yan. Okay, papasok din yung mga investor kasi nga na nababalance na yung economy. And then dyan magkakaroon ng malaking impact. Pero kung pagbabasayan natin ngayon kung aabutin ba siya ng ganun katas na halaga, halimbawa 10 pesos, 15, 20, yes, possible. Hindi ko naman sinabing imposible, pero mahirap. Okay, so ang pinakang magandang pagdaanan mo natin mga, ngayon mga kamata is yung piso. So once ma-reach natin yung piso, then it's possible to reach 2 pesos. Once ma-reach natin yung 2 pesos, it's possible to reach 3 pesos. Once we reach 3 pesos, it's possible for us to reach 4 pesos and so on and so forth. So I hope you're getting the point mga kamata. No? So ngayon, step by step lang muna tayo, wag muna tayo magmadali. So halimbawa, kung gustong umabot na sa 30 cents, pwede ka na magbenta, then pag bumaba, bili ka ulit. Pero it's not a financial advice mga kamata. Once again, do your own research and of course, palagi niyong tandaan na ang crypto ay volatile, okay? And it can move upward and downward. So, halimbawa, nagbenta ka sa 30 cents, biglang nagpump ng 2 pesos and di naiwan ka na. So, yun yung ibig kong sabihin mga kamata. So, you always do your own research. And yan lang yung muna yung video natin and yan lang muna yung update natin for Axie Infinity. Thank you so much for watching and tuning in. You can like and subscribe. Have a good day.